explain natin guys yung bagong patch notes ng ML. Yung 1.4.86 guys. Yung patch notes nyo. Ito yung patch notes guys. Basahin natin guys yung mga negative and positive na nangyari sa ano, mga buff and nerf guys. Dito tayo guys ano, sa heroes adjustment tayo bago umpisa. Ito guys yung nabago guys sa ano. Ito una-una night time. Yung gatot guys. Nabago guys dyan. Tumakas yung damage siya guys. Kaso ang nangyari, lumambot naman siya. Physical link the increase from 128 to 128. Initial physical defense reduce. Ayun guys. Bumaba yung defense niya guys from 20 to 10 tapos. Yung HP guys, bumaba rin sa physical defense instead of 2.5%. Tapos yung passive niya guys, yung HP restoration from hitting high HP enemies. Nagbago guys, inyut ano na guys, damage na guys, damage. Yung passive niya. Parang mas magiging ano to guys, makikita niya guys mga gagawing offline niya yung gatot kacha. Itong Balmond. Ano yung nerf yan guys eh, di tayo guys ano. Hilda. Sa Hilda naman guys, petas. Ito to guys yung shield, pagka full HP siya. Johnson, Ruby. Ito guys sa Ruby tayo guys. Maraming binago sa Ruby guys. Initial physical attack increase from 114 to 129. Physical attack reduce from 8 to 7. Initial HP reduce from 285 na 226.59 guys. Sobrang laki ng ano guys, na buff din dito sa Ruby. Pinakulat din kasi ito, pinakulat din siya guys. Yung base damage adjusted from 150 to 350. Physical attack bonus increase from 150% to 80%. Shockwave nung does the same amount of damage of the slash damage. Yung guys, parehas na guys ng damage yung mga ano niya. Splash damage, slash damage niya. Tapos yung base damage adjusted, ayun guys, 205.47, 475 to 200.480. Physical damage bonus increase from 180 to 200% guys. Ito naman guys yung pinaka nagustuhan ko sa ano guys, sa Masha na nabuff. Yung total HP niya guys 201 to 156. Tapos yung ito guys yung regeneration ng ano niya guys, energy per second increase from 3 to 4 guys. Sobrang laki ng ano guys, sobrang laki ng difference ng 1 second na yun. Sobrang ganda ng buff niya guys. Sobrang bisa na mag-regen makakapag ano. Babalik to guys yung Masha sa ano, sa meta yung Masha. Tapos yung ito pa ba guys, yung life recovery niya. Ito yung pinaka ano, OP na nabuff sa kanya guys. Ano na siya, is now activated in 3 seconds after leaving combat instead of 5 seconds. Yung ultimate mo guys, after niyo ano, umalis ng combat guys, 3 seconds lang, makapag-ulti na ulit kayo. Yun yung naging madaya sa Masha ngayon. Ito guys, Tamus guys, Tamus. Initial physical defense adjusted from 22 to 17. Ultimate HP restore adjusted from 3% to 2-3%. So, Tamus naman guys, OP pa rin, ano pa rin to guys yung OP. Prior pick pa rin tong Tamus. Hindi naman gaano kalaki guys yung nerf sa kanya. 5 hours, alas 5 defense lang. Mababawi mo naman yung guys sa ano, sa item. Kaya goods pa rin yan guys. Ito guys, link tayo guys. Yung link guys, pinataas yung damage niya guys eh. Ito guys, Defiant Sword guys. Damage increase from 165 to 265 to 190 to 265 guys. So, level 1 pa lang guys. Yung seconds, ang ano niya, Defiant Sword niya guys. So, makatinagad yung damage. Pinataas agad guys, hindi tulad nung dati. Tapos ito guys yung gusto ko sa kanya guys, sa ano, sa link. Yung Tempest of Blades niya guys, cooldown reduce from 50 to 40 to 42 to 36. Diba guys? Sobrang laki ng ano, in-adjust sa cooldown. Isipin mo guys, makakapag-build ka pa ng wala pa yung cooldown reduction dyan ng emblem, saka yung blue buff, saka CD boots ganun. Sa item guys, wala pa dyan. So, sobrang bilis na ng cooldown ng ultimate niya. Kaya ano to guys, priority pick yan yung link. Louie. Sa Louie tayo guys. The base damage of yun yung reaction increase from 420 to 450. Damage green increase from 14 to 50. Magic once screen increase from 140% to 150.
Itong Luye guys, ano to eh. Hindi lang siya napapansin pero sobrang bilis niya mag-clear lalo na ngayon. Alam niyo ba guys, yung mamaya guys, pa-explain ko sa inyo yung win, yung sa minion guys, kung ano yung mga binago. Maganda to guys, siguro offline oh, yata to. Maganda yung Luye. Hindi ko pa sure ah. Grab. Power of nature guys, power of nature. Base damage reduced from 300 to 600. To 300 to 500. Physical attack bonus increase from 0.4 to 0.8 mana cost 90 to 140 to 50 to 100. So ang nangyari sa Grok guys, pinababa yung mana cost niya ng power of nature, pero yung damage binabaan ng 100, 300 to 600 to 300 to 500. Pero tinaasan yung physical attack bonus niya, yung binago. Sa back siya tayo guys. Base damage increase from 280 to 380 to 300 to 400. Total magic power bonus increase, stun duration. Ito guys, yung back siya guys, na ano to, na buff. Nabuff yung stun niya guys, pagtatanong tapos tinanong na mo guys yung hero. Mas matagal yung stun guys ng first skill. Pag tumama yung first skill yung back siya na pantalon yung ginamit mo, mas matagal ng 1.5 seconds yung stun. Ay yung ano pala, 1.25 times. Leaping cooldown, yung cooldown naman guys, adjusted to 1.5 seconds ng first skill. Ito guys yung purple in Koopa guys, ano to, nabuff. Kasi guys, yung bridge HP niya guys, tinaasan ng 100. Sobrang laki nun ah. HP guys, 100 agad dagdag sa ano niya, HP. Plus HP growth increased by 10. Optimize the selection priority logic of target to scribble niya is purple and Koopa. Nabuff to guys. Kaya maganda rin yan i-pick para sa energy impact. Base damage increase from 425 to 600. Ito guys, ano guys, yung power sa nabuff ng konti. Yung damage lang guys ng 50. Yung max damage. Yung iceberg guys na ano, yung iceberg na na-nerf siya, yung cooldown niya na-adjust. Pinatagal lalo cooldown. So parang di siya makapag-aras masyado. Hanzo, physical attack bonus adjusted from 90% to 60%. Oh, nerf to guys, sobrang nerf ng Hanzo, binabaan niya yung damage. Pati yung movement speed guys. Ito guys, ito tayo sa Kimi guys, Kimi. The damage range decreased by 10%. Synchronized. Kimi would get stuck temporarily due to constant hitting attack manually. Itong Kimi guys, binawasan pa guys ano yung range niya. Yun yung na-nerf sa kanya, sa Kimi. Yung range ng first skill niya, pag nag-first skill siya guys, medyo ano, short range siya. Sa Cloud. Battle side boys, the passive effect of the Hunter's World Innerate with texture adjusted from 50%. Yung Cloud guys, di ba, humi-hit yung Cloud guys. Ninerf niya si Dexter guys, pero hindi mismo si Claude. Si Dexter yung ninerf niya sa Demon Hunter habang umaatake. Yung damage. Yung passive effect ng ano guys, Demon Hunter. Pero yung Granger guys, ninerf lang guys yung ulti ng slow. Slow lang yung ninerf sa kanya. Pero so, goods pa rin to guys yung Granger. Ano namang 0.5 to 0.2 seconds. Ang ano nga lang guys, mabilis lang mawala yung slow ng ano niya, ultimate. Attack just from 14 to 12.5. Ito naman guys yung carry guys, ninerf ng konti. Konti lang to guys, goods pa rin tong carry, makati pa rin to. Kasi true damage naman yung habol sa kanya guys eh, na damage. So Bruno guys, ano to, yung Bruno guys, ninerf siya, attack speed. Yung kapag ka, ano guys, ayun o, from 80% to 50% na lang ano, nanerf yung attack speed niya guys. Sunod yung nerf ngayon sa Bruno guys ah. Nung last patch na ano rin to, alam ko yung na-nerf din. Ito guys, ito explain ko sa inyo guys. Yung sa minions guys, saka sa mga jungle, ay sa jungle. The extra gold or XP from creep shared multiple things, great. Ay ito guys, yung sa kampi naman to guys. Yung mga nasi-share na pagka marami kayo guys na nag-clear sa lanes. Binawasan yung ano, binawasan yung mga ka-share sa creeps.
binawasan ng extra gold pati XP guys. Kasi ito guys yung respawn time niya guys. Yung respawn time guys, so ano guys, ito. Pop 6.5 plus 1 level hero. 2, 3.2. Kumbaga guys, early namatay ka 6 seconds kayo mabuhay, di ba? Pag namatay kayo ng early guys, sobrang bilis nyo mabuhay, 3 seconds lang, boy na agad kayo. Level 1 guys, sobrang bilis nyo mabuhay guys. Yun yung ano, pinaganda ngayon sa ML. Hindi na ganun katagal mag-respawn pag namatay. Kaso ang bilis nga na maka-backup guys. Kaya mag-a-adjust yung game style talaga. Gold gain from the melee minions increased by 30%. Ito yung guys, yung ano guys sa minions. Yung sa minion guys, sobrang ano guys, taas ng in-increase ng gold. Itong ano, lalo na yung first 2 waves guys. Ayun na, 30% diba guys, ito basahin mo itong sa number 4. Siege minion, basic gold reward of the first 2 waves increased by 20%. Diba guys, so, inisipin mo na 30% na increase na siya. Tapos sa first 2 waves, increase pa lalo yun yung wave ng 20%. Diba? Sobrang laki ng gold ngayon guys ano, sa lanes. Optimize the animation when energy and range charge. Optimize the level up logic of some skills. Ito naman guys, yung crab sa crab. Yung crab guys, yung gold buff duration reduced from 30 to 18 seconds. Ito. Ah, yung duration ng ano guys, ng crab, binabaan guys. Parang pinababa yung gold niya guys. Kasi yung ano guys dito, wanderer guys, binawasan yung gold ng 20%. So hindi na ganun kalaki yung gold niya, pero gold lang naman. Wala, yung heal ganun pa rin. Thank you sa slot. Ito guys, ito sa mga jungle, ito guys, sa slot niyan guys, ano, binabaan nila yung gold. Wooden mask, ano yung sa movement speed bonus decrease from 15 to 10. Ito guys, yung sa vengeance guys. Yung sa vengeance guys, entry. Ano to eh, binago yung vengeance guys eh. Explain ko itong vengeance, alam ko ito eh. Yung 3 seconds guys, binawasan yung reduced damage taken by 35 when taking damage from an enemy unit. This magic dash back to the attacker, cooldown increase. Tapos tignan na taas yung cooldown niya guys. Itong vengeance guys, ang maganda ngayon dito, hindi na malakas yung back damage kumbaga. Ang maganda sa kanya guys, kumunat yung vengeance. Kaya itong vengeance guys, bagay pa rin to sa Tamos. Sobrang kunat na ito. Natry ko to guys, yung vengeance. So yun. Alam ko sa YSS, yung Yixin Xin guys, na bago din. Ito guys, papakita ko sa inyo guys yung ano, yung Yixin Xin guys. Dito natin pakita. Try natin dito yung mga nabago guys. YSS. Ito guys. Try lang natin. Pakita ko sa inyo guys yung nabago sa Yixin Xin. Malakas to guys ngayon eh. Ano mo? Max level natin. Ito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano yung binago sa kanya. Ito yung passive niya guys. Diba guys, long range yung YSS guys, long range siya. Pag umatay ka ng long range guys, dodoble yung atake mo, tignan mo. Ayan, diba melee. Pagka lumayo ka guys, pag lumayo kayo, pag long range, dodoble atake niya, yun, nabibilis. Tapos pag lumapit kayo guys, bibilis ulit. Tapos pag lumayo kayo, tapos yung first kill guys, tumaya dito. Dash na yung first kill niya guys, tapos ayun na. Dash na tapos bumabawas yung cooldown guys habang nag-normal hit kayo. Normalin ko to guys yung ano, ayun na. Diba? Tapos melee, attack speed. Parang double-double yung hit every ano niya guys hit. Ayun na. Melee, long range melee. Yung ano guys, pinago sa YSS. Basta pagka follow niya normal attack na range guys,
Tapos may, di ba, melee guys, papalo kayo, bibilis yung atake niya. Tapos palo ulit, di ba? Sobrang bilis guys ng ano niya. Kaya pag marami siyang item, sobrang nakaka-burst to guys, yung YSS. Maganda rin siya guys, yung ano, nagustuhan ko rin yung update sa kanya. Try natin yung iba guys. Pakita ko sa inyo guys, paano ano. Yung Kimi guys, yung Kimi, yung range niya. Binago. Kimi, ay Ling na lang guys, yung Ling, yung Ling. Pakita ko sa inyo guys yung ano sa Ling ah. Sobrang laki ng ano guys. Oh, sobrang OP nito yung ano niya guys, ultimate ni Ling. Ayun yung cooldown guys ah. Max level ng ulti. Ayun guys. Ultimate cooldown ng ano ko guys, ulti 34 na lang cooldown. Wala pa. Bibuildan natin ang item guys. Bibuildan natin ang si debut sa kasi ko diyan guys eh. Kasi kunyari endless lang, endless. Narag ganyan lang item ko guys, ganyan endless CD boots. Cooldown ng SS ko guys, 27 na lang. Wala pa yung buff, eh di ba guys, lagi naman may buff, may blue buff yung Ling. Oh, 23 guys, isipin nyo guys, kaka ulti ko lang ng 23 20 seconds cooldown. Pagkabalik ko may ulti na naman ako guys. Magja-jungle lang ako, may ulti ulit. Di ba? Sobrang OP na ito guys ng Ling na to. Mas pinataas pa tong ano niya guys, second skill niya guys, yung damage. Kaya sobrang OP na ito. Lalo na lalo mapapriority pick to pati ban guys. Sobrang pati ng damage niya. Eh may ulti na naman no. Diba guys? Ayun lang isa ngayon guys, ayun lang muna yung natin guys, video natin. Thank you guys sa mga nanood. Malapit na tayo guys, magana guys. Thank you rin pala nag 50k subscribers na guys. Yung guys. At tips ko sa inyo guys, yun, di ba yung mga marksman na nerf guys. Goods pa rin naman gamitin guys yung ano. Yung mga marksman na nerf. Maliit lang naman yung nerf pero feeling ko babalik guys yung ano. Mage meta dun. Sa mid lane. Pwede rin mag 1-2-2 guys. Ngayon okay din siya. GG guys, well played guys. At GG na guys. Thank you guys, thank you sa mga nanood.